Sa lalawigan ng Rizal, ginanap ang fellowship ng buong distrito ng Rodriguez. Ang pagtitipon ay nakatuon sa kapakanan ng mga kabataan kung paanong sila ay mapanatili sa pagiging aktibo sa simbahan at sa mga paglilingkod nito. Ang ulat hatid ni Marika Ramientas. Ayon sa ginawang survey ng General Conference ng Seventh-day Adventist, kalahati ng mga umaalis sa simbahan ay nasa yugto ng kanilang pagiging kabataan at young adult na marahil ay nawala ng komunikasyon sa simbahan dahil sila ay dumadaan sa napakaraming pagbabago sa yugtong ito sa kanilang mga buhay. From Here to Heaven, ito ang naging tema na sinagawang fellowship sa lugar ng Rodriguez District. Ito ay dinaluhan ng mga iba't ibang miyembro, kabilang na ang mga young adult at kabataan. Mas lalo na naliwanagan ang mga kabataan sa kanilang relasyon sa Diyos at paninindigan sa katotohanan. Bilang isang kabataan, kailangan ito sinasakabuhayan yung salita ng Diyos. No, kailangan mo manindigan, kasi kung hindi ka maninindigan, hindi mo sa kanila ipapakita. Walang sense. Hindi nila ma-appreciate na ganun pala dapat tayo manampalataya. Mas lalo ring naunawaan ang purpose kung bakit pinadala sa atin si Jesus. There's a reason po kung bakit po pinadala or sinet ni Jesus, ni God si Jesus, upang magkaroon po tayo ng kapayapaan po dito sa ating mundo. Binigyang diin ng guest speaker na si Brother Gerson Sevilla ng kapitulo bersikulo na dapat ang ating mga puso ay patuloy na nililinis upang sa gayon patuloy nating maranasan si Jesus sa ating mga buhay at atin ding maipamahagi ang pagmamahal niya sa bawat isa. Pinaliwanag din ng President ng Rodriguez District na si Elder Glenn Hamero ang kahalagahan ng fellowship. Personal touch. Personal mo sila makasama sa hindi lamang sa ating mga chan na napaka-active. Kaya napakahalaga. May mga pagkakataon din na nagkakaroon ng personal na pagkaalam sa mga problema ng ating mga ibang ka-district o sa ibang mga ka-churches. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Marika Ramientas mula sa Brightly Beams Media. Nagbabalita para sa Hope Today NPUC News Live.